Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng ikalawang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at paglilitis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong paglilitis. Naway maging karapat dapat kayo sa pagtawag niya sa inyo. At ipagkaloob niya nawa sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lungsod ng mga Tesalonica ay matatagpuan sa lalawigan ng Macedonia. Ito ay nabibilang na sa parte ng Europa. Pumunta doon si Pablo pag-alis niya sa lungsod ng Filipos. Nakapagtatag doon si Pablo ng isang komunidad ng mga Kristiyano. Pero pagpunta niya sa Corinto, nabalitaan niya na may mga problema ang mga taga-Tesalonica. Nagpadala sila ng unang liham sa kanila upang patatagin ang pananampalataya nila. Abangan nila ang muling pagdating ng Panginoon habang sila'y nagsisikap. Pagkaraan ng ilang buwan, ibinilita uli kay Pablo na napasobrahan naman ang paniniwala nila sa muling pagdating ni Jesus. Umaasa sila na agad na siyang darating. Kaya iniwan na nila ang kanilang mga trabaho. Kaya sumulat uli sa kanila si Pablo. Ito yung ikalawang sulat niya sa mga taga-Tesalonica na ating babasahin ngayon. Nagsimula si Pablo na purihin ang mga taga-Tesalonica. Tumatag ang kanilang pananalig kay Kristo at patuloy na umaalab ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kahit na sila ay inuusig at nakakaranas ng kahirapan, patuloy silang tumitiis. Ngayon, ini-encourage niya sila na huwag magbitaw sa pananampalataya at sa halip, lumusin ang kanilang mga mabubuting gawa dahil sa pananampalataya. Sa pagtiyaga at pagtitiis nila, mabibigyan nila ng karangalan si Jesucristo na siya rin ang pagkakalooban ng bendisyon ng Diyos. Kailangan talaga natin ng pagtitiis at pananatiling matapat sa ating buhay pananampalataya. Mahirap na magsimula ng mabuhay ng maayos
Pero mas mahirap ang pananatili sa buhay na ito. Marami ang nagbabackslide. Nakapagbagong buhay sila, pero hindi sila tumagal. Kailangan talaga ng tiyaga. Kailangan din natin ito. Tayo mga Pilipino, nakilala tayo ng mga ningas kugon. Madaling sumiklab, pero dahil naman madali naman mamatay tulad ng pagkasunog ng damong kugon. Ganyan ang paalaala ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Madali nilang tinanggap ang pananampalataya. Madali nilang tinanggap ang unang sulat sa kanila ni Pablo. Pero ngayon, nakakaproblema na naman sila. Kaya kailangan uli silang paalalahanan at sulatan. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagpapaalaala sa amin. Patuloy ka nagpapadala ng mga nagpapahayag sa amin. Nandito palagi ang simbahan na hindi nagsasawa na mangharal sa amin. Hindi din sana kami magsawang magsisi at magsimula muli kapag kami ay nagkamali. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.